Hello everyone, dito na lang po yung abang lingkod, si Glimpe. Ang topic natin ngayon ay regarding sa kalusugan. Kasi may nagtanong sa akin na isa sa mga viewers ko, kasi natanong lang yung ginawa ko, herbal medicine, tungkol sa palakasin ng immune system. So, ang tanong niya, ano nga bang dapat na tamang kainin sa araw-araw at para makaiwas sa sakit? So, may mga ano tayo, mga dapat sundin tungkol sa pagkain. Ito ay ang sinasabi ng mga nutritionist na food pyramid. Diyan ang nakapagod lahat ng mga pagkain na dapat na i-consume ng ating katawan at para panatilihing malakas ang ating immune system. Dahil kapag malakas ito, ay malayo tayo sa mga sakit na makukuha natin sa paligid ng viruses. At sa panahon kasi ngayon, ay bawal magkasakit. Kinatanong niya kung bakit, alam niyo na. Ituturo sa inyo yung mga dapat niyo gawin o kainin sa araw-araw. Disclaimer lang po, hindi pa ako nutritionist. Ito ay, ang isishare ko sa inyo, ito ay base sa aking karanasan tungkol sa mga pagkain pangkalusugan. At sa edad na 44, sa awa ng Diyos, wala pa naman ako nararamdaman kakaiba sa katawan ko. Yung edad ko lang nadadagan, pero yung sakit, wala. Kasi nga po, ay maingat ako sa pagdating sa pagkain. Ang pinaka-ano dyan ay ang matinding disiplina sa katawan. Ibabahagi ko sa inyo step by step kung ano itong mga dapat natin gawin upang manatili tayong malusog at malayo sa karamdaman. Kagaya na sinabi ko nina, para manatiling malusog at malakas ang ating katawan ay kailangan natin ng matinding disiplina sa ating sarili at huwag tayo kain ng kain na kahit ano lang. Self-discipline, ika nga, para manatiling malusog ang ating katawan. And then, sundin natin yung food pyramid sapagkat nakapaloob dito lahat ng mga pagkain na kung anong dapat mong gawin o kainin sa araw-araw. At ito ay pinaka-guide natin para hindi tayo ano sa sakit, magiging prone sa sakit. Sa daily routine ng pagkain ko, sa umaga, pag ako nagbe-breakfast or almusal, ay kumakain ako ng tinapay na may wheat na sangkap. Sapagkat ang wheat po ay mayaman sa fiber na siyang nakakatulong para malinis ang ating loob ng katawan o sa bituka na kung saan dumadaloy yung mga pagkain na kinakain natin sa araw-araw. At itong mga sangkap na ito na mayaman sa fiber ay malaking bagay o tulong sa ating katawan upang hindi tayo maimbakan ng sinasabi natin basura. Kasi pag tumagal pa yan sa sistema ng katawan natin, yung mga kinain natin, eh,
50 yan at maapiktuhan ang ating sistema ng ating katawan. So, kailangan natin malinis yan daily. At pwede namang alternative yung oatmeal, because oatmeals are rich in carbs and fiber, but also higher in protein and fat than most other greens. They are very high in many vitamins and minerals. Powerful din ito sa antioxidants, at nakakatulong din ito para ma-reduce yung blood sugar at yung cholesterol natin. Lowers din ito sa heart disease, kasi nga mayaman sa fiber at winawalis niya yung mga dumi na dumadaloy sa ating dugo. At nakapagpapababa rin ito ng timbang. At maganda rin ito sa balat natin. At nakaka-relieve din ito ng constipation. At sa umaga, ay kailangan rin natin uminom ng gatas. Ugaliin uminom ng gatas. Dahil ang gatas ay alam naman natin na mayaman sa calcium, phosphorus, vitamin at saka minerals, potassium, vitamin D at saka vitamin B. Maya din sa protein ito. At ma-prevent rin yung osteoporosis at bone fracture, lalo sa mga may edad na. At maintain din ito yung healthy diet natin, yung timbang. Kaya nga, uminom ka ng gatas para ang katawan mo ay lumakas. Yan ang kasabihan at katawagan dati, which is ay totoo naman talaga at hindi lang biro-biro. Kailangan din natin kumain ng itlog. Bakit? Dahil ito ay mayaman sa vitamin at minerals. Mayroon itong vitamin A, E, B5, B12, iron, iodine, and phosphorus. At mayaman din ito sa omega-3, fatty acids, at saka antioxidant. Maganda rin yung kung makakahanap kayo ng itlog na organic, katulad na nakikita nyo. At yan talaga ay pure na mas mayaman sa vitamins and minerals. At syempre, kailan din natin kumain ng chicken or pork, beef, basta karne. Dahil ito ay mayaman sa vitamins and minerals din. At B12, nakapagpupromote din ito ng brain development, at saka pinapalakas din ito yung mga muscle natin kahit kailangan natin ng karne o maging manok man o baboy. Pero dapat ay hindi natin araw-arawin. Ano lang, sa twice a week, ganun lang ang dapat natin gawin. At hindi pwedeng araw-araw. Ang dapat natin talagang kainin, talagang sigidas o madalas, ay ang prutas. Sapagkat ang prutas ay mayaman sa vitamins, minerals, at maganda ito sa katawan talaga natin. Yan ang dapat natin kainin sa araw-araw, na dapat mas marami tayo makonsume yan kaysa sa mga karne. At isa pa rito ay ang gulay. Alam naman natin ang gulay ay mayaman sa vitamins, minerals din. Parang prutas lang. At mayaman din sa fiber. Kaya't kapag kumain ka ng gulay, araw-araw ikaw ay talagang magiging healthy at malayo sa sakit. At ang routine naman ito ay exercise. Sapat na exercise para pagpawisan tayo at mailabas ang lahat ng mga dumi na nasagap natin sa ating paligid. At siyempre, palakasin din ang ating muscle sa katawan. Ay kailangan yon. At siyempre, sapat rin na tulog. Sabi nga ng doktor, kailangan at least 6 hours a day. Mas mainam kung makumpleto mo yung 8 hours a day para makapagpahinga ng gusto ang ating katawan, at para yung mga cells natin ay makapag may panahon pa para makapag repair ng mga nasirang tissue sa loob ng ating katawan.
dahil sa araw-araw na kumumuhi natin na hindi maiwasan ito na may masirang tissue sa ating katawan. At iwasan din siyempre ang paninigarilyo. Ito ay mahigpit na pinagbabawal ng mga doktor dahil ito ay nagkukos ng cancer o iba pang sakit na nakakamatay talaga. Para gumawa ang buhay mo, ay iwasan mo ang paninigarilyo. At hindi talaga maganda sa katawan yan. At puro kamatayan lang ang dulot niyan. At isa pa rito, kung iinom ka ng alak, ay huwag naman yung talagang masyadong talamak sa pag-inom ng alak. Yung tama lang, drink moderate, moderately lang para makaiwas tayo sa kapahamakan. Dahil kapag masyadong marami kang inom alak, ay kapahamakan talaga ang makukuha mo. Mayroon nga tayong slogan sa sarili natin na eating healthy for a good family. Dapat yan ang tandaan nyo. Salamat po!